Mga kababayan, isang magandang balita ulit at napakagandang pasalubong ang hatid sa atin ni PBBM. Ito ay matapos na muli siya makapag-uwi ng 4.7 billion pesos na investment mula sa Unilever. At ang halagang yan ay malaki ang maitutulong sa ating bansa para sa kadagdagang trabaho para sa ating mga kababayan. Sa kabila ng mga pambabatikos ng ilan kay PBBM ay patuloy pa din siya sa pagpuprosige na ma-market ang bansang Pilipinas mula sa mga foreign investors. Investments means jobs, more jobs means less poverty means hanap ulit ng ibaba to ang mga kalaban para masigurong masama ang ginagawa ng presidente sa mata ng mga Pilipino. Kung kayo ang tatanungin, masaya ba kayo sa performance ni PBBM? Paki-comment ang inyong opinion para malaman natin ang inyong saloobin. Narito ang kumpletong detalye ng balita mula sa Philippine News Agency na pamagat na Marcos secures 4.7 billion pesos investment from Unilever. Sulat ito ni Azer Paroka noong December 14, 2022. Tara, basahin natin ang balita. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Miyerkules ay nakakuha ng 4.7 billion pesos na pamumuhunan mula sa multinational consumer goods company, ang Unilever. Sa isang press release, sinabi ng Malacañang na ang deal ay natiyak sa isang pulong sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at ng mga opisyal ng Unilever sa sideline ng Association of Southeast Asian Nations European Union, ASEAN-EU, commemorative summit sa Brussels, Belgium. Pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kumpanyang British sa matibay na pangako nito sa Pilipinas at sinabing ito ay magandang makita na ang Unilever ay nagpapatuloy sa ganoong kalakaran sa mga nakaraang taon. Sa palagay ko, mayroon tayong magandang pagkakataon sa ilan sa mga hakbang sa patakaran na kinuha mula sa nakaraang administrasyon at ilan sa mga pagbabago sa patakaran na ginawa natin sa simula ng administrasyong ito, sinabi ni PBBM sa mga opisyal ng Unilever sa Sofitel Brussels Europe Hotel. Kabilang sa mga pagbabagong ito sa patakaran ay ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises or CREATE Law na magbibigay daan sa mga kumpanya na magbigay ng mapagkumpetensyang mga insentibo at ang pag-alis ng mga paghihigpit sa pagmamayari ng mga dayuhan sa mga gawaing naglalayong gamitin ang mga nababagong mapagkukunan ng enerhiya na dati nang nalimitahan sa 40%. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pagbuo ng matibay na partnership ay isa sa mga sentro ng mga patakaran ng administrasyon na higit na nakatuon sa public-private partnerships o PPPs, joint ventures at lahat ng uri ng tie-ups upang hikayatin ang pamumuhunan sa Pilipinas. Sinabi niya na gusto niyang makipagpulong sa mga opisyal ng Unilever upang makinig sa kanila at masuri ang mga direksyon ng patakaran upang gawing mas madali ang pamumuhunan para sa kumpanya. Ang Unilever Leadership Executive Member at Business Group President Ice Cream Matt Close sa kanyang bahagi ay inilarawan ang multi-billion peso investment bilang patunay ng kanilang pangako sa Pilipinas na itinuturing nilang isa sa mga mahalagang lokasyon ng Unilever para sa mga pamumuhunan. Unilever officials said that in the last 3 years, they invested heavily in the Philippine factories with an eye on using renewable energy and ensuring sustainability, binasa ng press release. Sa kabila ng mga issue sa enerhiya at paggawa, sinabi ng Unilever na makabawi ito sa pamamagitan ng automation at digital transformation kung saan ang mga Pilipino ay nangunguna. Samantala, nakakuha rin si Pangulong Bongbong Marcos ng investment pledge sa renewable energy at infrastructure mula sa Acciona, isang Spanish multinational firm na lubhasa sa pagpapaunlad at pamamahala ng infrastruktura at renewable energy. Inamin niya na mayroong progress sa bagay na iyon ngunit kailangan nating gumawa ng higit pa sa mga tuntunin ng pagbuo ng ating mga renewable. There is this move to renewables, so we have to adjust. We'll have to increase our capacity for production, sabi ng Pangulo. These are all relevant to the Philippines and I hope that I'll be able to see you there. Your operations in these specific areas, sinabi niya sa mga opisyal ng Acciona. Ang pangako ng Acciona ay kasabay ng pagtaas ng 40% equity cap para sa mga dayuhang kumpanya sa mga proyekto ng renewable energy, lalo na ang mga para sa solar at offshore wind sector. Tinitingnan din ng mga opisyal ng Acciona sa pangunguna ni Chairman Jose Manuel Entercanales ang Maynila bilang kanilang pangunahing hub sa Southeast Asian region. To the extent of our possibilities, we are comfortable in your country. We find it welcoming and business friendly. So we would like to make the Philippines one of our, if not our main hub,
for the Southeast Asia, sabi ni Entre Canales. Nagbigay ng katiyakan ang Acciona sa pagbuo ng smart infrastructure na sustainable, mitigating, adapting, resilient, and transformative. Ang Acciona ang pangunahing kontratista para sa ikalawang seksyon ng linya ng tren na mag-uugnay sa lungsod ng Malolos sa Clark International Airport sa Pilipinas, 50 miles sa hilaga ng Metro Manila. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng $656 million. Noong Setyembre na nakaraang taon, natapos ng EU-based firm ang 650-meter-long Cebu-Cordova Cable State Bridge sa Pilipinas na nag-uugnay sa Cebu City at Mactan Airport. Bukod sa Unilever at Acciona, nagkipagpulong din si Pangulong Bongbong Marcos sa mga business leaders mula sa iba pang European-based companies na OSHA at Semaris. Ang OSHA ay isang French multinational company na dalubhasa sa maritime safety, security at navigation, pati na rin sa shipbuilding at integrated logistics support. Plano ng kumpanya na bumuo ng shipyard sa Pilipinas na may puhunan na 1.5 billion pesos na inaasahang lilikha ng 500 hanggang 600 na direkta at hindi direktang mga trabaho. Ayon sa Radio Television Malacanang RTVM sa opisyal nitong Facebook page, ang Semaris ay isang kumpanyang nakabase sa France na namamahala sa Rungis International Market, ang pinakamalaking merkado ng sariwang ani sa mundo na matatagpuan sa Paris, France. Tinitiyak din ng kumpanya ang pagbuo, komersyalisasyon at promosyon ng infrastruktura ng market, pati na rin ang seguridad ng mga nangungupahan nito. Bilang isang logistics hub management company, plano ng Semaris na bumuo ng isang agro-logistics service sa New Clark City, Tarlac, na magtatayo at magpapatakbo ng wholesale market para sa mga sariwang produkto na may organisado at mahusay na supply ng pagkain at value chain, sabi ng RTVM. Matapos makipagpulong sa mga business executive, nakatakdang lumahok si Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN-EU Commemorative Summit kung saan inaasahang magsasalita siya sa ilang pagkakataon sa plenaryo. Makakasama rin niya si European Council President Charles Michel, European Commission President Ursula von der Leyen at Prime Minister Hun Sen ng Cambodia sa isang press conference pagkatapos ng summit proper. So ayun na nga po mga kababayan, ang isang magandang balita at nawa ay magtuloy-tuloy ito para dibigo ang ating ipinaglalaban para sa ating bayan. E sino ba ang ayaw ng kaunlaran? Sino ba ang gusto ng kahirapan? Tayong lahat, ayan ang ating pangarap para sa ating bayan. Pero dapat tulong-tulong tayo. Pero hanggat ang ilan ay nagpupuyat at nagsasakit para sa ating bayan, habang ang ilan ay bala sa katiwalian, walang mangyayaring maganda. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Pakishare ang ating video at pakifollow at subscribe ang ating page at ang ating YouTube channel.